Hello po, okay, dito na po ako sa aking greenhouse, sa aking mini farm. So mayroon po ako ipakita na kaibahan yung naka-frat key at saka yung naka-hardening. Okay, so ito po, maliban dito, alisin natin to. Maliban dito, ito yung kinuha dito sa NFT system, yung mga dahon na nakatira, yung ganito na lang. So mga araw tumubo yung kanilang yung bagong dahon. Yan, ito, sabay sila nito. So nilagay ko lang yan dyan. Ano po ang kaibahan ng nakalagay sa may lagyanan ko ng tinatawag nilang hardening, temporary place, yung wala ka pang paglagyan na NFT system na grower at yung cracky grower. So dito muna inalagay yung tinatawag nila hardening. So hindi ako nag-hardening kasi nung nag-transplant ako, agad kong nilagay dyan sa NFT setup ko. Yan, dito. Ayan po, mga bagong transplant lang yan. So maging hardening lang po kapag na lagyan ko na lahat sa aking NFT at mayroon pang mga natitirang mga seedlings. So itinanim, i-transplant ko, dito ko nilagay. So tulad po dito noon, dito yan galing, dito po. Itong mga puti na ito, wala ito kasi ito yun ang pinitaniman ko ng pitsay. Yan. So yan, galing yan dito. Sabay-sabay silang pag-transplant dito. Yung seedling tree ko, ginagamit ko na. So sayang naman itapon. Mayroon akong mga natitirang mga seedlings. So no, transplant ko, dito ko nilagay bago po ako nakagawa nitong box. Kasi wala pong available dito na mga tuna box at saka yung fruit box, styro na mga boxes. So gumawa ako, po ako ng kahoy. Ito, kahoy yung sa paligid at saka plywood na marin dito sa ibabaw. Pag nilagyan ko lang po ng insulator sa ibabaw, parang hindi umiinit yung plywood. Ayan po. So ilang araw lang ito na galing dito, inilipat ko dyan. So tingnan nyo po ang kaibahan. Yung nakalagay sa tinatawag na hardening na paglagyan at yung nakalagay na sa NFT or kratki na mga growing system. So malaki talaga po yan. Okay, so itong mga ganito ay konsumo po namin to. Dito kami kumuha ng kinakain din, lalo na yung anak naming babae. Okay, okay. Tulad nito na ano na, palitan na ito, ito mga nakuna na ito. So ito po yung kaibahan ng NFT system at kratke system doon sa hindi, walang NFT at saka walang kratke system. At tulad po nito, ito po ay galing dito. Ayan. Galing yan dito. So medyo malaki siya kumpara dyan kasi yung nung ilang araw ba yon, anong araw yon na kinuha yung nandito na, kasi malaki na siya. So kinuha, mayroong bumili, napili at galing dito. Yan, so sayang naman na hindi malagyan dito. So kumuha ako ng isa dyan galing papunta, nilagay ko dito. So yan po, nakita lang kaibahan. Okay, yan o. So ito na po yung aking kratki na mga boxes. Nagawa pa ko ng marami po kasi dito ko ilagay sa gitna dito sa aking greenhouse. At ito po ay pababaan ko ng konti, medyo mataas talaga siya kasi na ano yung sa NFT ko. So i-level ko yan dito sa baba tulad ng dito sa NFT. So hanggang dito po lagyan ko yan ng mga boxes. Alisin ko ito dito. Yan.
So yung mga boxes ko na gagawin na parang pang cracky system dito ko sa sigit na ilagay dito. Ayan po. So maganda rin pala yung tubo ng mga tanim sa cracky. Kaso lang matakaw sa space. So wala na akong choice po. Sana lang gagawin ko sana dito na yung tula dito ng dalawa. Kaso lang po parang ewan ko kung ano ang mas magandang gawin sa pag mag-upgrade ako. Kasi kapag okay pa rin, si plano ko dito, lagyan ko ng ano, another layers dito sa kabila. Kaso lang kapag mayroon akong ilagay dito sa gitna po, kapag ang araw galing sa kaliwa, sisikat ng araw at dito sa bandang kanan. So kapag lumalaki na ito, sa dito sa may NFT system sa kaliwa at sa kanan, so hindi na masikatan ng araw ang dito sa gitna. Kaya siguro hindi ko na lang lagyan diyan sa taas at saka dito sa kabila. Dito na lang ako maglagay sa gitna. Parang level na sila kapag ang sikat ng araw, direkta makita, maabot sila, masikatan sila. Yan po. So depende po kung tuloy ko yung plano na kratke, kasi maplano ako mong gagawa ng isang greenhouse sa labas. Extension. Kasi kung kratke at saka yung NFT, kasing dami rin yung tanim lagay dito sa gitna. So kapag kratke po ay hindi na kailangan ng reservoir. Okay. Kapag yung anong lagay ko ay yung NFT, kailangan ng reservoir. Yung reservoir ko ay tama-tama lang po dito sa dalawang setup na to. Sa kaliwa at dito sa kanan, yung isa kong reservoir na ginagamit yung isang submersible pump. Yan po. So itong update ko sa aking hydroponic system mini farm dito sa aming backyard. So mag-subscribe po kayo, mag-subscribe po kayo kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel upang ma-update po kayo sa aking mga susunod na mga video. Yan po. Share din. I-like naman po kung gusto niyo ang video nito. At ma-share din sa iba. Okay, yan po muna ang aking updates ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless. Bye-bye.